magtaka lamang, I for one, kung oobserbahan si Colonel GM Garma ay kababaeng tao, bagamat police colonel, at kung titignan yung mukha niya kahapon ha, habang ginigisa, dinidikdik ninyo sa Quadcom hearing, eh parang napaka-gentlewoman, napaka-lumanay, parang wala sa looks na she could be somebody na makapag-utos or makapag-mastermind ng ganong brutal killing sa loob ng penal colony, penal farm, Congressman Ace. Oh, alam mo, looks can be deceiving, ika nga, no? At siyempre, kailangan talagang malalimang investigasyon tungkol sa kanyang pagkakaugnay dito sa usaping ito. Kasi alam mo naman, limitado lang naman ang Kongreso, no? Ang aming binabasihan ay yung mga signed affidavits na kung saan, dum, yun ang aming basihan sa pagtatanong. So, kaya nga naming pinipilit na mag-execute ng affidavit ang gustong lumabas at magsalita sa aming Quadcom. Nang sa ganun ay hindi po mabalikan ang Quadcom na para sabihin nila na pinilit sila o hindi kaya ay kami ang gumawa ng kanilang affidavit, etc. etc. Nangyari na kasi noon niya na Raymond eh. Tama. Eto, may patanong lamang dito. Hindi ba kayo parang naawa, naantig nung umiyak siya itong si GM Garma sa harapan ninyo habang siya ay medyo ginigisa? Congressman, sa mga tanong ninyo. Well, syempre, naantig din ang ating damdamin, no? Dahil bilang isang magulang, talagang kung ang kanyang issue ay yung kanyang anak, talagang maaantig ang iyong damdamin sa kanyang pag-iyak dito sa harapan ng Quadcom. Pero kung babalansihin natin at titingnan din natin yung mga pamilya na naulila dahil sa mga pagpatay, sa dami ng umiiyak na mga kababayan natin na kung saan ay naging biktima nitong extrajudicial killings na ito, parang makikita natin na mas matimbang siguro, mas nakararami.